Maligayang araw sa inyong lahat. Ito ang asignaturang pagsulat sa Filipino sa Piling Larangan Academic. At upang impusahan, atin itong sisimulan sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga kaligirang impormasyon tungkol sa salitang pagsulat. Ano nga ba ang pagsulat? Dumako tayo ngayon sa ating unang kahulugan. Ang pagsulat ay pagsasalin sa papel o anumang kasangkapan ng mga nabuong salita at simbolo, na kung saan ang ating pinakapangunahing layunin dito ay upang ipahayag ang ating damdamin o ang ating ideya. Ngayon nabanggit natin dyan yung salitang pagsasalin sa papel o anumang kasangkapan. Bakit kailangan pa natin itong ilapat sa papel kung pwede naman natin siyang sabihin na lang ng direkta? Hindi naman siguro lingid sa ating kaalaman na mayroong mga tao na mas naipapahayag nila ang kanilang sarili kapag sila ay nagsusulat. Mayroon din namang mga tao na mas naipapahayag nila ng mainam ang kanilang sarili kapag sinasabi nila ito ng direkta. Okay? Sa pamamagitan ng pagsusulat, naipapahayag natin ang ating damdamin o ideya. Okay? Yung mga bagay-bagay na hindi natin masabi ng direkta, itinadaan na lamang natin sa pagsusulat. Okay? Kaya nabanggit dyan na ito ay pagsasalin sa papel. Inilalapat lamang natin sa papel ang ating mga ideya or ang ating mga damdamin. Gaya na lamang halimbawa yung napapanahong Twitter sa ngayon. Okay? Doon natin ipinapahayag ang ating damdamin patungkol sa mga issue na gaganap sa ating lipunan. Halimbawa na lamang ang issue natin tungkol sa lumalaganap na coronavirus. Okay? Yung sama ng loob natin, imbis na sabihin natin, ay isinusulat na lamang natin ito sa pamamagitan ng Twitter. Kasi ang pagsusulat, hindi lang naman ito nagaganap sa pamamagitan ng paggamit ng papel at ng ballpen. Kaya nga nasabi dyan na anumang kasangkapan. Nasa modernong panahon na tayo ngayon, nandyan na ang paggamit natin ng computer, ng ating laptop. Ang mga bagay na ito ay maaari natin gamitin sa pagsusulat upang ipahayag ang ating damdamin. Okay? Yun ay isang halimbawa. Okay? So, yun po ang pagsulat. Pagsasalin sa papel o anumang kasangkapan ng ating mga nadarama, ng ating mga ideya. Okay? So, yun po ang ating unang kahulugan. Dumako naman tayo sa ating sunod na kahulugan. Okay? So, ang pagsulat ay sinasabing isang physical at mental na activity. Mayroon tayong dalawang na highlight na salita dyan. Ang salitang physical at ang salitang mental. Ngayon, bakit ba natin nasabi na ang pagsulat ay isang physical na activity? Sinasabi natin na ang pagsulat ay isang physical na activity sapagkat ginagamitan natin ito ng physical na bahagi ng ating mga katawan. Gaya na lamang ng ating kamay. Nagsusulat tayo gamit ang ating mga kamay. Nandiyan din ang paggamit natin ng ating mga mata. Okay? Kaya sinasabi na ang pagsulat ay isang physical na gawain dahil gumagamit tayo ng kamay at ng ating mga mata. Okay? Ngayon naman ay ang salitang mental. Bakit naman natin natawag na ito ay isang mental na activity? Yun ay sapagkat kapag tayo ay nagsusulat, hindi naman pwede na hindi ka mag-iisip. Kapag nagsusulat tayo, ginagamit natin ang ating pag-iisip. Iniisip natin kung ano yung magiging paksa natin. Iniisip natin kung paano natin sisimulan yung sinusulat natin. Iniisip natin kung ano yung angkop na salita na maaari nating gamitin. Okay? Kapag nagsusulat tayo, hindi mawawala ang paggamit natin ng ating utak. Okay? Kaya sinasabi na ito ay isang mental na activity. Sa kabuuan, sinasabing ito ay physical at mental na activity sapagkat una, ginagamitan natin siya ng physical na bahagi ng katawan, nandiyan ang mata at ang kamay, at ang ating pag-iisip at or utak. Okay?
Iyan ang unang dalawang kahulugan ng pagsulat na ating maibibigay. Ngayon, maliban sa mga kahulugang ating naibigay kanina, mayroon din namang mga dalubhasa na nakapagbigay din ng kanilang sariling pagpapakahulugan tungkol sa gawaing pagsulat. Unahin na natin dyan sina Sing at Jim. Ngayon, ayon kina Sing at Jim, ang pagsulat ay isang komprehensibong kakayahan na kung saan ito ay naglalaman ng ating wastong gamit sa ating una, talasalitaan, pagbubuo ng kaisipan, retorika, o yung tinatawag nating masining na pagpapahayag at iba pang mga elemento sa pagsulat. Sabi nga natin dyan, ito ay isang komprehensibong kakayahan. Kapag sinabi natin komprehensibo, ito ay nangangahulugang pinagsama-sama. Okay, sa madaling salita, ito ay mga pinagsama-samang kakayahan. Sa alin? Okay, nabanggit natin kanina dyan, wastong gamit ng talasalitaan. Kaya nga noong bata pa tayo, bago magsulat, ang unang itinuturo sa atin ay ang pag-alam ng ating mga letra, ng ating alpabeto. Sapagkat hindi naman tayo makakapagsulat kung hindi natin kilala ang mga letra sa ating alpabeto. Okay? Isa yun sa mga kakayahan na kailanganin natin kapag tayo ay magsusulat. Nandiyan din yung paggamit natin ng ating grammar, ang ating talasalitaan ng epektibo at wasto. Okay? Ang pagkakaroon ng maayos na balarila o talasalitaan ay hindi ganoon kadali. Okay? Kaya sinasabi ni Sing at Jim na ito ay komprehensibong kakayahan. Okay? Pinagsama-samang kasanayan sa paggamit ng wika. Okay? Nandiyan ang pagkilala ng mga letra, pagbuo ng pangungusap, paggamit ng mga mga salita, pagpili ng angkop na salita. Okay? So yun ang sinasabi ni Sing at Jim. Ito ay komprehensibong kakayahan. Sunod naman ay ang pagpapakahulugan na ibinigay ni Badayos. Ano naman ang pagsulat ayon kay Badayos? Okay, ayon kay Badayos, ang pagsulat ay isang kasanayang pangwika na mahirap matamo. Tunay nga naman na ang pagsulat ay hindi basta-basta. Upang makabuo ng isang epektibong sulatin, nangangailangang pag-aralan muna nating mabuti ang iba't ibang mga pamamaraan sa pagsasagawa ng gawaing ito. Okay? Hindi lahat ng tao kayang magsulat. Lahat tayo ay marunong magsulat, pero hindi lahat tayo ay mga epektibong manunulat. Okay? Nahihirapan tayo magsulat, maaring dahil hindi ganun kalawak ang ating grammar o ang ating bokabularyo sa wika na ating nais pagsulatan. Ano pa? Maaaring nahihirapan tayong mag-isip ng ating paksa. Maaari din namang hindi natin alam kung paano natin ito sisimulan. Okay? Kaya sinasabi ni Badayos na ito ay isang kasanayan na mahirap matamo. Dahil pili lang ang tao na may angking galing sa pagsulat. Yan ang pagpapakahulugan ni Badayos. Mapo naman tayo sa pagpapakahulugang ibinigay ni Keller. Ayon kay Keller, ang pagsulat ay isang biyaya, pangangailangan at kaligayahan ng mga nagsasagawa nito. Itinuturing ni Keller ang pagsulat bilang isang biyaya sapagkat hindi lahat ng tao ay ipinanganak na may taglay na husay sa pagsusulat. Halimbawa na lamang, may mga tao na kapag naatasan silang magsulat ng isang sanaysay, hindi sila gaanong nakakaranas ng hirap sa pag-iisip ng kanilang mga isusulat. Na tila ba pag sinabihan sila ng kanilang guro na magsulat ka ng sanaysay, agad-agad silang nakakapagsulat.
Yun ay dahil ipinanganak silang mayroong angking galing sa pagsusulat. Okay? Kaya sinasabi ni Keller na ito ay isang biyaya. At mayroon din namang mga tao na kapag inatasan na magsulat ng isang sangaysay, halimbawa, sa paksa pa lamang, nahihirapan na. Okay? Hirap na tayong mag-isip kung paano natin siya sisimulan, ano yung paksa na ating isusulat, ano yung angkop na salita na ating gagamitin. Okay? Yun ang dahilan kung bakit itinuturing niya itong isang biyaya. Sapagkat hindi lahat ng tao ay epektibong manunulat. Mahusay na manunulat. Okay? Pangalawa, nabanggit din niya dyan na ito ay isang pangangailangan. Masasabi naman na ito ay isang pangangailangan sapagkat may mga tao na ginagamit nila ang pagsulat upang matustusan ang kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Ginagamit natin ang pagsusulat upang magkaroon tayo ng trabaho. Halimbawa na lamang, kapag ikaw ay naghahanap ng trabaho, ano ba yung mga kailangan natin? Nandiyan ang application letter. Kailangan nating magsulat upang magkaroon tayo ng application letter para magkaroon tayo ng trabaho. Okay? Ginagamit natin ang pagsulat upang tayo ay mabuhay. Isa pang halimbawa, ang ating mga dakilang mamamahayag, ang ating mga journalist, okay? Yung mga nagsusulat ng mga balita, ginagamit nila yung kakayahan nila sa pagsusulat upang sila ay may pantustos sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Okay? Yun ang dahilan kung bakit sinabi ni Keller na ito ay isang pangangailangan dahil kailangan natin siya. Hindi tayo mabubuhay kung wala ang pagsulat. Okay? At panghuli, nabanggit din niya na ito ay isang kaligayahan. Masasabing ang pagsulat ay kaligayahan ng sino mang nagsasagawa nito sapagkat mayroong mga tao na kapag nagsusulat sila, gumagaan yung pakiramdam nila. Okay? Sa pamamagitan ng pagsusulat, nagagalak ang kanilang mga puso, nasisiyahan sila. Okay? Halimbawa na lamang, ikaw ay bagot na kasi quarantine. Wala tayong magawa sa bahay. May mga tao na kapag nagsusulat sila, hindi nila nararamdaman yung pagkabagot. Nag-i-enjoy sila. Okay? Kaya nga may mga sikat tayong Wattpad writers. Okay? Nagsusulat sila dahil yun yung nagpapasaya sa kanila. And at the same time, natutustusan na rin nila yung pangangailangan nila. Okay? So yan po ang pagsulat ayon kay Keller. Isa itong biyaya, pangangailangan at kaligayahan. Biyaya sapagkat hindi lahat ng tao ay pinanganak na may angking galing o husay sa pagsusulat. Pangangailangan dahil ginagamit natin ang pagsulat upang tayo ay magkaroon ng pantustos sa ating pang-araw-araw na pangangailangan at kaligayahan sapagkat nasisiyahan tayo kapag tayo ay nagsusulat. Dumako na tayo sa ating huling pagpapakahulugan ng pagsulat. Okay? Ang pagpapakahulugan ni Peck at ni Buckingham. Ano naman ang pagsulat ayon kina Peck at Buckingham? Ayon kina Peck at Buckingham, ang pagsulat ay ekstensyon ng wika at karanasang natamo ng isang tao. Maaaring mula sa kanyang pakikinig, sa kanyang pagsasalita, o di kaya naman ay sa kanyang pagbabasa. Sa madaling salita, kapag sinabi natin ekstensyon ng wika, ang pagsusulat ay bunga ng mga nakuha nating mga bagay-bagay sa ating paligid. Okay? Sa pamamagitan ng pagbabasa, halimbawa na lamang, mayroon kang nabasang akda at itong akda na to, na-inspire ka. Ang akdang nabasa mo ang nagganyak sa iyo na gumawa ng sarili mong akda. Okay? Isa pang halimbawa, ang pagsusulat natin
sa ating talaarawan o yung tinatawag nating diary. Lahat ng mga nangyari sa atin sa araw na ito ay ating isinusulat. Okay? Yun yung extension ng wika. Ipinapahayag natin kung ano ba yung mga naging karanasan natin sa araw na ito. Okay? So yun ang pagpapakahulugan ng pagsulat ayon kina Peck at kay Buckingham. At iyan lamang ang iba't ibang pagpapakahulugan ng salitang pagsulat. Ngayon ay dumago na tayo sa ating susunod na paksa at iyan ay ang mga pananaw sa pagsulat. At kapag sinabi nating mga pananaw sa pagsulat, ito ay tumutukoy sa mga paniniwala tungkol sa gawaing pagsulat. Ano ba ang nangyayari kapag nagsusulat ang tao? Atin ang simulan ang pagtalakay sa iba't ibang mga pananaw sa gawaing pagsulat. At uunahin natin dyan ang sosyo-kognitibong pananaw. Ano ba ang sosyo-kognitibong pananaw sa pagsulat? Kapag sinabi natin sosyo-kognitibong pananaw, ito ay naniniwala na ang pagsulat ay kapwa isang mental at social na activity. Paano natin nasabi na ito ay isang mental at social na activity? Unahin natin yung salitang mental. Ang pagsulat ay isang mental na activity sapagkat ito ay ginagamitan natin ng pag-iisip. Habang tayo ay nagsusulat, tayo ay nag-iisip. Iniisip natin kung ano ba yung tamang salita na maaari natin gamitin, ano yung angkop na salita, paano ba natin siya sisimulan. Okay? So, yun ang dahilan kung bakit nasabi na ito ay isang mental na activity. At social na activity naman ang pagsulat sapagkat habang tayo ay nagsusulat, isinasaalang-alang din natin kung ano ba yung magiging reaksyon ng ating mga mambabasa. Malulungkot ba sila? Matutuwa ba sila? Yun yung dahilan kung bakit natin sinasabi na ang pagsulat ay isang social na activity. Sapagkat habang nagsusulat tayo, iniisip din natin kung ano ba yung gusto nating maramdaman ng mga mambabasa natin. Ngayon ay dumako na tayo sa susunod na pananaw sa pagsulat at ang susunod na pananaw ay nahahati sa dalawa, ang komunikasyong intrapersonal at ang komunikasyong interpersonal. Unahin natin ang komunikasyong intrapersonal. Ang komunikasyong intrapersonal ay naniniwala na ang pagsulat ay isang pakikipag-usap sa sarili. May mga pagkakataon kung minsan na habang tayo ay nagsusulat, kinakausap natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pagtatanong. Tinatanong natin kung ano ba ang magiging pamagat ng ating isusulat. Paano natin ito sisimulan? Maging sa mga salita na gagamitin natin, tinatanong din natin kung ano ba ang pinakaangkop. So, iyan lamang ang komunikasyong intrapersonal. Dumako naman tayo sa komunikasyong interpersonal. Kung ang komunikasyong intrapersonal ay isang pakikipag-usap sa sarili, ang komunikasyong interpersonal naman ay naniniwala na ang pagsulat ay isang pakikipag-usap sa mga mambabasa. Nakikipag-usap tayo sa ibang tao upang ipahayag ang ating mga ideya o di kaya ang ating mga damdamin. Ganon din sa pagsulat. Naniniwala ang pananaw na ito na ang pagsulat ay ginagamit natin upang ipahayag sa mga mambabasa ang ating mga ideya at nadarama. Sa ganitong paraan ay tila nakikipag-usap na rin tayo sa ating mga mambabasa. So iyan lamang ang komunikasyong interpersonal at ang intrapersonal. Sa kabuuan, ang intrapersonal ay pakikipag-usap sa sarili at ang interpersonal ay pakikipag-usap sa mga mambabasa. Dumako naman tayo sa ating panghuling pananaw at iyan ang pananaw na multidimensional. Ang pananaw naman na ito ay naniniwala na ang pagsulat ay isang personal at social na gawain. Paano natin nasabi na ito ay isang personal na gawain? Ito ay dahil naniniwala ang pananaw na ito na ang pagsulat ay nakakatulong upang higit pa nating maunawaan ang ating mga sarili. Nabanggit nga natin kanina na kung may mga bagay tayong di masabi ng direkta, idinadaan na lang natin ito sa pagsusulat. Ipinapahayag natin ang ating mga damdamin sa pamamagitan ng pagsusulat. Ang pagsulat naman ay isang social na gawain sapagkat
Naniniwala ang pananaw na ito na ang pagsulat ay nakakatulong upang magampanan natin ang ating mga tungkulin sa lipunan. Okay? So, iyan lamang ang pananaw na multidimensional. Maliban dyan, ang pananaw na ito ay nahati sa dalawang dimensyon. Mayroon tayong tinatawag na oral at visual na dimensyon. Unahin natin ang oral na dimensyon. Naniniwala ang oral na dimensyon sa pagsulat na sa pamamagitan ng pagsusulat, nalalaman natin kung anong klase ng tao ang isang manunulat. May mga pagkakataon na ginajudge natin ang isang tao kung paano sila magsalita. Ganon din sa pagsusulat. Nabibigyan tayo ng ideya kung anong klase ng tao ang manunulat sa pamamagitan ng paraan ng kanyang pagsusulat. Gaya na lamang halimbawa ni Dr. Jose Rizal. Paano natin nasabi na mahal ni Dr. Jose Rizal ang kanyang inang bayan? Yun ay sa pamamagitan ng mga nobelang kanyang isinusulat. Okay? So, yun ang oral na dimensyon sa pagsulat. So, sa visual na dimensyon. Sinasabi naman sa dimensyon na ito na habang nagsusulat ang tao, nakabubuo siya ng mga larawan sa kanyang isipan. Sa madaling salita, nakabubuo tayo ng mga imahe sa ating isipan gamit ang ating mga imahinasyon. Halimbawa na lamang, kung ikaw ang mambabasa at nabasa mo sa iyong binabasa ang mga katagang nasusunog ang isang bahay, nakakalikha tayo agad ng isang imahe o imahe ng isang bahay na nasusunog sa ating mga isipan. So yun ang visual na dimension sa pagsulat. Tumako na tayo sa ating susunod na baksa at iyan ang mga proseso ng pagsulat. Kapag sinabi natin mga proseso ng pagsulat, ito yung mga hakbang sa pagsasagawa ng pagsusulat. At tatlong hakbang sa pagsusulat, nariyan ang pre-writing stage, ang actual writing, at ang rewriting. Simulan natin sa pre-writing. Kapag sinabi natin pre-writing, ito ang unang hakbang sa pagsusulat na kung saan ang isinasagawa pa lang dito ng manunulat ay ang mangalap ng impormasyon. Sa madaling salita, wala pang pagsulat na nagaganap sa pre-writing stage. Ang nagaganap pa lamang dito ay ang pangangalap ng mga impormasyon na kailangan mo para sa paksa na iyong isusulat. Uulitin ko, wala pang pagsulat na nagaganap sa pre-writing. Ang ginagawa lang natin dito ay mangalap ng mga impormasyon tungkol sa ating paksa. Sunod naman sa pre-writing stage, kapag nakakalap na tayo ng sapat na mga impormasyon para sa ating paksang isusulat, dadako na tayo sa actual writing. Ito naman ang ikalawang hakbang sa pagsulat na kung saan nagkakaroon na tayo ng actual na pagsusulat. Tandaan natin na sa actual writing, gumagamit pa lamang tayo dito ng mga burador or yung tinatawag nating graph or mas kilala bilang scratch papers. Ibig sabihin, malaya tayong magsulat sa actual writing. Okay lang na magkamali tayo sa mga baybay, sa spelling, sa gramatika, sa ating mga bokabularyo. Sapagkat ang nais o ang focus ng actual writing ay ang malayang paglalahad natin ng ating mga ideya. Hindi mahalaga na maging perpekto ang ating isinusulat sa actual writing. Ang mahalaga dito ay mailahad natin ang ating mga ideya. Gumagamit tayo dito ng mga burador. Yun ang actual writing stage. At pagkatapos naman ng actual writing stage, nandyan na ang rewriting. Kung kanina sa actual writing gumagamit tayo ng mga burador at okay lang na magkamali sa grammar, spelling at kung ano-ano pa, sa rewriting naman, dito na natin iwinawasto lahat ng pagkakamali na nagawa natin sa actual writing stage. Sa madaling salita, sa hakbang na ito, nire-revisa na natin yung ginawa nating burador. Pinapaganda na natin yung burador natin upang makagawa na tayo ng ating pinal na papel. So yan po ang mga proseso ng pagsulat. Ang pre-writing na kung saan pangangalap pa lamang ng impormasyon ang isinasagawa ng manunulat. Wala pang pagsusulat na nagaganap. Sunod ay ang actual writing stage na kung saan gumagamit na tayo dito ng mga burador o draft upang malaya nating mailahad ang ating mga ideya.
at ang rewriting stage naman na kung saan nagkakaroon na ng pag-e-edit o pagre-revisa ng ating isinulat na burador o draft. So yan po ang proseso ng pagsulat. Dumako na tayo sa ating susunod na paksa at iyan ang mga layunin sa pagsulat. Bakit nga ba tayo nagsusulat? Para saan? Tayo ay may kanya-kanyang dahilan kung bakit tayo nagsusulat at iyan ang sunod nating tatalakayin. Una nating talakayin ang iba't ibang layunin sa pagsulat at uunahin natin dyan ang layunin expressivo. Kung ang iyong isinusulat ay isang personal na sulatin, ito ay may layuning mag-express o magpahayag. Sa layuning ekspresibo, sinasabi na tayo ay nagsusulat upang ipahayag ang ating mga sarili. Tayo ay nagsusulat upang ipahayag ang ating damdamin at maging ang ating mga iniisip. So yan po ang layuning ekspresibo. Naman dyan ay ang layuning transaksyonal. Kung ikaw naman ay nagsusulat upang makipag-ugnayan sa iba pang mga tao sa iyong lipunan, ito ang layunin ng iyong pagsulat. Mailalarawan sa layuning ito ang pagiging social na gawain ng pagsulat dahil dito tayo ay nagsusulat upang makipag-ugnayan sa ating kapwa. Isang magandang halimbawa ng isang sulating may layuning transactional ay ang pagsulat natin ng mga papel pangangalakal. O di kaya yung mga request letters natin. Okay, so yan po ang layuning transaction. Iban sa dalawang layunin na ito na una kanina, mayroon ding ibinigay sina Bernales na riyan ang informatibo, mapanghikayat at malikhaing pagsulat. Unahin natin dyan ang informatibong pagsulat. Ano ba ang informatibong pagsulat? Kapag sinabi natin informatibong pagsulat, ito ang pagsulat na kung saan naglalayon itong magbigay ng impormasyon. Naglalayon itong magbahagi, magpaliwanag o magpahayag ng iba't ibang mga impormasyon. Isa din sa pinakalayunin nito ay ang palawakin ang kaalaman ng manunulat at maging ng mga mambabasa. Ito ang pagsulat na kung saan nakapagbibigay ito ng kalinawan sa ating mga agam-agam. Okay, so yan po ang informatibong pagsulat. Ang mapanghikayat na pagsulat. Ito naman ang pagsulat na naglalayong mangumbinsi ng mga mambabasa. Ang layunin nito ay paniwalain ang mga mambabasa sa mga bagay-bagay na isinusulat o ibinabahagi ng isang manunulat. Ang pangunahing focus kasi ng isang mapanghikayat na sulatin ay ang maimpluwensyahan ang mga mambabasa. So, yan po ang mapanghikayat na pagsulat. Ang panghuli ay ang malikhaing pagsulat. Ito naman ang pagsulat na naglalayong maglahad ng mga katangisip o imahinasyon o ideya o di kaya damdamin ng isang manunulat. At ang mga malikhaing pagsulat ay madalas nating makikita sa mga akdang pampanitikan. Gaya na lamang halimbawa ng mga alamat, mga nobela, mga anekdota. Okay? So, yun po ang malikhaing pagsulat. At iyan lang layunin ng pagsulat. Okay? Ngayon, dumako naman tayo sa ating susunod na paksa. At iyan ang mga uri ng pagsulat. Dito mayroon tayong limang uri ng pagsulat. At mahalagang tandaan natin na malalaman natin kung ano ba ang uri ng pagsulat na ating isinasagawa kung malalaman natin ang dahilan kung bakit tayo nagsusulat. Gaya na lamang halimbawa, kung ikaw ay nagsusulat upang kumbinsihin ang isang mambabasa, maaari kang sumulat ng isang posisyong papel. Okay? Kaya mahalagang alamin muna natin kung bakit ba tayo nagsusulat upang malaman natin kung anong uri ng sulatin ang ating isusulat. Ngayon, talakayin na natin ang iba't ibang uri ng pagsulat. Ang unang uri ng pagsulat ay ang akademikong pagsulat. Ito ay itinuturing na intelektual na pagsulat sapagkat ito ay may layuning pataasin ang antas o kalidad ng kalaman ng isang tao. Masasabing halos lahat ng pagsulat na isinasagawa sa paaralan ay nasa uring akademik sapagkat nakapokus ito sa pagpapaunlad ng ating intelektual na kakayahan. Halimbawa na lamang ng mga ganitong uri ng sulatin ay ang mga papel pananaliksik, mga sanaysay na isinusulat natin, mga thesis,
dissertations, term papers, at marami pang iba. Naman dyan ay ang journalistic na uri ng pagsulat. Ito naman ang pampamamahayag na uri ng pagsulat na kung saan ito ang madalas na ginagamit ng mga mamamahayag o mga journalist. Isa sa pangunahing layon ng journalistic na pagsulat ay ang magbigay ng kamalayan o kabatiran sa mga tao tungkol sa mga nagaganap sa isang partikular na lugar. Isang magandang halimbawa nito ay ang mga nababasa natin sa mga dyaryo, yung mga napapanood natin sa TV gaya ng balita. Naman dyan ay ang referential na uri ng pagsulat na kung saan ito ay naglalayong magrekomenda o magmungkahi ng iba't ibang mga references o batis ng impormasyon tungkol sa isang paksa. Sa ganitong uri ng sulatin, madalas ay binubuod o pinaiikli lamang ng isang manunulat ang mga ideya ng iba't ibang manunulat at inilalahad din niya ang pinagkunan nito. Gaya na lamang ng ating manakikita sa bahaging related literature o studies ng isang pananaliksik na kung saan kinakalap lamang ng mananaliksik ang mahahalagang impormasyon o ideyang nakapaloob sa pinagkukunan niya ng impormasyon. Isa rin sa magandang halimbawa ng referential na uri ng pagsulat ay ang pagsulat ng mga bibliography. Sunod naman dyan ay ang professional na uri ng pagsulat, na kung saan ito naman ang uri ng pagsulat na nakatoon lamang sa isang eksklusibong propesyon. Sapagkat ang pinakalayunin nito ay ihanda ang isang mag-aaral sa propesyong kanyang napili para sa hinaharap. Halimbawa na lamang ay kung ikaw ay isang mag-aaral na nag-aaral ng medisina, mayroong mga aklat na makatutulong sa iyo na mapaghandaan ang pagiging doktor sa hinaharap. Ang mga aklat na iyon ay mga halimbawa ng profesional na sulatin. Ang panghuling uri naman ng pagsulat ay ang malikhaing pagsulat. Mahalagang tandaan na ang focus ng malikhaing pagsulat ay ang imahinasyon ng manunulat at maging ng mambabasa. Ang malikhaing pagsulat ay ang masining na uri ng pagsulat. Pakikitaan ito ng mga idioma, tayutay, mga simbolismo at marami pang iba. Nakatutulong din ito sa paglinang ng ating imahinasyon. Ilan sa mga halimbawa ng mga ganitong uri ng pagsulat ay ang mga nobela, mga alamat, tula at marami pang iba na kung saan kadalasan sa mga ito ay nalikha lamang gamit ang imahinasyon ng isang tao. Kung mayroon kayong hindi naunawaan o nais bigyang linaw tungkol sa paksa na aking tinalakay, maaari ninyo akong maabot sa mga social media sites o mga contact information na aking inilahad sa pagtatapos ng talakayan na ito. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at naway lubos ninyong naunawaan ang paksa na tinalakay ko para sa araw na ito. Magsiingat kayo.